Ngayong araw mga kasiyasat sa Santa Maria, Bulacan naman ang ating adventure. Samahan niyo akong libutin ang bayan ng Santa Maria. Kasama na ang mga ancestral houses na makikita natin rito. Ako po si Jabs at welcome po sa aking channel. Ng mga libingan ng mga veterano nung panahon ng digmaan. Ito yung plaza ng Santa Maria. Alright, nandito tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Ito yung pinakasimbahan nila rito. Itong La Purissima Church nila. Tingnan natin yung loob. Sabi nung ilan dito, is almost 338 years old na itong simbahan na to, na nakatatag pa rin dito. Napakaganda ng istruktura niya. Kahit yung kanyang bell tower napakahusay. Maganda yung pagkakagawa. Talagang alam mo na from Spanish colonial siya. Alright, dito makikita natin yung lumang litrato ng simbahan. Kita natin na may akasya. Napaganda pala talaga niya noon. Ayan, ang Santa Maria ay dating bahagi ng Mikawayan. Ang unang bayan ay itinatag ng Kastila noong 1578 nang inatatag ang Bukawi bilang isang pueblo noong 1606. Ang Santa Maria ay naging isa sa mga kapilya nito. Historical marker. Nakasabi rito is Church of Pandi. Ikot tayo sa simbahan. Ito yung La Purissima Conception Church. Tingnan natin yung loob. Right, maganda yung loob niya. Malaking simbahan pala talaga siya. Sabi nung ilang nakausap ko is almost 300 years. So parang binago na yung loob na ito. Maganda yung altar niya. Lapitan natin. Right, ang ganda ng altar. Pati nung pinakakisame niya. Alright, malapit dito sa simbahan sa baba. Makikita naman natin yung yun ang lumang kastila. Sinasabi nilang Enriquez Ancestral House. Heritage house na rin to kasi colonial houses pa to nung panahon ng Espanya. Tama ka dun. Alright, konting lakad lang mula sa simbahan. Mga 50 hakbang pababa dito. Makikita mo na tong ancestral house. Alright, isa rin sa makikita nyo ancestral houses dito is tong Ramirez Mansion. Ang sabi ni Engineer Lando Perez kanina, siya na yung kaapu-apuhan ng may-ari nito ng mga Ramirez. It's 1950s to tinayo. Inspired lang siya by Spanish colonial. Pero 1950s na siya na itayo. Pero sa gayunpaman, napakaganda pa rin ng istruktura. Buhay na buhay pa rin dito. At yung pamilya Ramirez is konektado rin dun sa simbahan ng La Purissima Concepcion. Dahil sila rin yung tagapangalaga ng Santa Birheng Maria. Alright, wala tayong pagkakataon na pumasok doon sa loob kasi hindi rin naman tayo napahintulutan. Pero nakausap natin yung may-ari, binigyan tayo ng istorya about sa bahay na to.
Alright, yung pinaka-tore, parang penthouse nila eh, no? Ayan, oh, ang ganda. Ito, kung titingnan nyo, talagang napaganda nung bahay na to. Inaalagaan pa rin nung pamilya Ramirez. Alright, sinamahan tayo ni Sir Junaro Goro Cruz. Ilan taon ng ano dito, sir? Matagal na sila dito na naninirahan. Dito ako pinanganak. Dito na rin siya pinanganak. Tatay ko, yung dating gerilya, lumaban ng sa mga Hapon. Ah, okay. Dating gerilya ang tatay mo. Oh. Na is member siya ng Hukbalahap? Hindi. Ano yan? Talagang sundalo siya. Sundalo. Lumaban sa mga Hapon. Yan yung tinugutan ng ulo ng kapatid ng tatay ko. Ah, okay. May sumbahan. Kilalang kilala pala to si Sir Go, ano? Gono Cruz. Gono Cruz. Yung mga ito, Perez yun, ay, ang mga Perez, ang dito rin. Okay. Halili yan. Naglalakad tayo, patungo naman tayo sa isang ancestral house na itinayo pa nung panahon din ng Kastila. Oo. Anong pangalan ng bahay na yun, sir? Hindi ko alam, basta maraming mga pinatay doon, Hapon daw dyan. Ah, okay, may istorya talaga. Dito, yung building na yan. Okay. So meron din dyang ancestral houses dati? Oo, sinauna. Ah, ito. Ito yung mga kasama. Ginawa na siyang direct way mart. Oo. Naging ano na siya? Naging grocery na siya. Meron sila na ako kay dyan kayo. Ayan, sabi ni Kuya Goro. Bono. Meron ding mga ancestral houses dyan. Ito, sine ito ng araw. Sine? Oo, halili. Halili ito. Halili? Oo. Ah, okay ah. Sinihan. Sinihan talaga ito dati. Wala yung mga bintin. Ayun ang ano natin. Ang bahay. Oo, oh, panahon ng Kastila. Ano ito? Central. Dito, may mga ancestral houses din na magaganda. Ayan. Right, tulad ng isang to. Ito, oh. Andun pa yung parang ang ganda. Alright, so now lang. Dito tayo. Nakita niya. Maria Perez Enriquez. Oo. Ancestral house din siya. Sabi mo, dito kayo pinapunta. Ancestral house din siya. Dito ang gate nila, sir. Oo. Alright, kapis din siya. Kaya kailangan kami dito eh. Pinadira lang kami ng bayaw ko. Ah, okay. So si sir, ang kayo po ang caretaker nito ngayon, sir. Parang gano'n. Mm-hmm. Dahil ang ganda nung asawa, anong mayari, kapatid ko. Pinatira kami dahil nag-immigrate sila sa ibang bansa na. Pero ano na yan? Well, yun lang. Anong name niyo po, sir? Huh? Pangalan niyo po? Manuel. Manuel, yan. Sabi ni Sir Manuel is hindi tayo makapasok kasi caretaker siya. Di ba? Okay lang. Pinayagan naman tayo mag-shots dito sa labas. Kaya thank you pa rin, Sir Manuel. Salamat po. At isa pa, puro sira na rin yun. Opo. Alright, after natin sa Enriquez Ancestral House, meron naman tayong iikutin pa dito isa. Nililibot tayo ni Sir Goro Cruz dito sa kanyang lugar. Dito rin siya sinilang eh. Di ba, sir? Oo. 1964, Lagyan Rito. 1964 ka pinanganak dito? Oo. Pare.
Alright, meron naman dito sa likod ng Enriquez Ancestral House, sa isang kalye rin. Eh, meron ding bahay na bato na talagang sinauna rin siya. Kapis pa yung bintana niya. See, I'm sure mga nara or yakal din ang nasa loob nito. Tingnan natin kung masilip natin yung loob, pero kung hindi, okay lang. Sasamahan pa rin tayo ni Sir Gord. Dito naman mga kasiyas at dito sa F. Santiago Street, makikita rin natin ang isang matandang bahay na Santiago Ancestral House. Makikita natin sa labas yung struktura ng bahay na talagang yari siya sa kahoy at gawa sa bato sa bandang ibaba. Sana to ay yari rin sa yakal or nara, pero hindi tayo pinagpalang nakapasok kasi walang tao sa loob, kaya sa labas na lang muna tayo nag-shoot. Hanggang dito lang muna yung maibibigay ko sa inyo mga kasiyasan. Sa susunod naman nating pupuntahan dito sa F. Santiago Street, kaya tinawag tong F. Santiago ay dahil kay Dr. Francisco Santiago. Si Dr. Francisco Santiago ang ama ng Kundiman. Siya ay pinanganak dito sa Santa Maria, Bulacan noong January 29, 1889. Siya ay panganay na anak ni Felipe Santiago at Maria Santiago. Pareha Santiago ang apelyido ng kanyang ama't ina, pero hindi sila magkaano-ano o magkamag-anak. Sa mga di nakakaalam, ang Kundiman ay awit sa pag-ibig noong unang panahon na pagnanliligaw ang mga binata sa pamamagitan ng harana. Umaawit sila ng punong-puno ng pag-ibig at pangarap. Una itong pinasikat ng kompositor na si Francisco Santiago at Nicanor Abelardo mula noong 1893 hanggang 1934. Ang bahay na makikita nyo rito malapit sa kanyang historical marker ay malapit na kaibigan ng mga Santiago. Ang sabi ng caretaker, tuwing may fiesta, pumupunta rito yung mga pamilya ng Santiago upang gunitain yung alaalang na ibahagi sa atin ni Dr. Francisco. Ang nakakalungkot lang dito sa historical marker niya, ginagawa siyang tapunan ng mga basura ng ating mga kababayan dyan sa Santa Maria, Bulacan. Kaya ang pakiusap ko lang mga kasiyasat, pag may mga ganitong historical marker ay respeto naman natin at alalahanin natin yung mga naidulot o naibahagi nila sa ating magandang kasaysayan dito sa Pilipinas. Ako po si Javs, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po.